doon ko nakita yung street food na talagang ginagamit yung kamay. Kahit yung mga vendor, kahit yung mga tindero, ginagamit yung kamay nila. Malagkit-lagkit pa yung kamay nila. Diyos ko, sus Mari Josep. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Tan Koreshi Vlogs. Guys, pag-uusapan natin ngayon, share ko lang sa inyo guys, kasi ito, i-discuss natin about Indians, again, Indians. Ayun lang naman pwede kong i-discuss sa inyo. Pero, yung mga bago sa channel ko, my name is Zhai, I'm a Filipina, and I'm married to an Indian man. So, let's start, guys. I-discuss ko sa inyo ngayon kung ano ba yung mga reasons kung bakit why Indians use their bare hands when eating. Okay, guys? Paano nga ba? Ano ba yung dahilan? Ganito yun, guys. Okay? Nagulat din ako noon eh. Guys, ito pala ha. Una kong encounter sa family ng Indian, family ng asawa ko, which is hindi ko pa siya asawa before. Yun yung, they're using their bare hands. So, makikita nyo yun sa isa sa mga video ko na, hindi ko matandaan yung title, but it's my first visit to India, ganun. Kung gusto nyo malaman yung experience ko doon about yun sa using bare hands, just watch that video, okay? So, again, discuss na tayo kung bakit ba yung mga Indians, they prefer using their hands when eating. So, ganun yun. Ganito yung reasons, guys. First of all, alam nyo yung mga pagkain nila, di ba? Mostly parata, chapati, yung mga bilog ng bread. Subukan nyo kayang kutsarain nyo o tinidor. Makakain nyo ba yun? Di ba hindi? Hirap nun ah, exhibition oh. Tinidor gamit, kinakmakain ng parata, astig! yun yung unang reason. Mainly kasi yung mga pagkain nila is roti, yung mga bread na sinasawsaw sa curry. Siyempre mahirap nga namang gamitin yung kutsara, tinidor, or tinidor and knives. Diba? Mahirap yun. Ayun yung number one reason. So, another reason is, some parts of India, they love to eat fish. Okay? Siyempre, mas masarap kayang kumain ng isda na gamit ang kamay kaysa kutsara at tinidor. Yun din yung reasons. And then, meron din silang sinasabi. Itong share ko sa inyo ngayon. Isang reason, sabi ng asawa ko to na Indian, si Imran. Okay? Kasi tinanong ko na sa kanya yan eh. Sabi ko, bakit lagi kayong gumagamit ng kamay? Anywhere they go, restaurant, Indian restaurant, gagamitin talaga yung kamay nila. Which is talaga naman, mas masarap yung pagkain pag ginagamit yung kamay. So, yun. Meron daw yung mga nutrients, additional nutrients daw nasa kamay. Yun. Then, ano ba yung sinabi niya? Kasi, healthier daw sa digestion, yung ganun, kasi kapag for example, kumukuha ka ng pagkain, no? Nire-ready daw ng, di ba nahahawakan mo yung temperature ng pagkain, minimix mo yung spices, then nare-ready daw yung stomach mo. Yung signal daw is pupunta sa brain, then napupunta sa stomach, sasabi ng brain, "Hoy, brain! Malapit ka na kumain! Nahawakan na yung pagkain mo! Papasok na yun sa bibig! Tapos yan, pupunta na yun sa stomach mo!" Yan, mas ano daw yun, healthy sa digestion yun. Yun ang sabi nila. And then, ano pa ba? When it comes to hygiene, yun, sabi din nila, kaya daw, mas prefer nyo lang kumain ng spoon kahit sa laba, ay ng gamit yung kamay kahit sa labas, kahit sa restaurant. Kasi,
hindi daw nila alam, o di ba? Hindi nila, you're not sure if the utensils that you are going to use outside are clean. Okay? Unless na meron dala kang baon na fork or spoon. Okay? Kasi ikaw, sa sarili mo, alam mo kung malinis yung kamay mo o hindi. Dahil ikaw yung dalala nun, ikaw yung may hawak nun. Okay? So guys, yung mga hindi pa nagla-like, share, and subscribe to my channel, bilis, pindot na pindot. Okay? Then, what else should I discuss? Ano pa ba? Pero yun guys, aminin natin, di ba? Kapag nagsuswimming tayo, tayo mga Filipinos, kapag nagpupunta tayo sa swimming pool, sa beach, or something, mas masarap yung kain natin talaga kapag yung nagamit natin yung kamay natin eh. Then, eto pa pala guys, eto naman, sobra naman. Kasi, alam niyo yung chapati, ay hindi pala chapati guys, yung panipuri. Ay naku, paborito ko yan, pumunta kami sa India. Nagulat lang ako, nasyak ako kasi, doon ko nakita yung street food na talagang ginagamit yung kamay. Kahit yung mga vendor, kahit yung mga tindero, ginagamit yung kamay nila. Malagkit-lagkit pa yung kamay nila. Diyos ko, sus mariusip. Pero tapos, yun. Yung experience ko doon sa panipuri, kasama ko yung, I was with my sister-in-law. She asked me, Zai, do you want to try this panipuri? Ano yung panipuri? Basta, ito yung picture. Tapos, lalagyan, yung mama, sabi niya, panipuri, ganun, which is hot, spicy, or sweet. Natatandaan ko ng sweet yung sinabi nung sister-in-law ko kasi akala niya hindi ako masyado sa sumanghang. Pero yun, alam mo ba, grabe yung ginunong-ganun lang ko mama, binutasan niya yung bilog. Tapos nilagyan niya ng mga patatas. Tapos nilagyan niya ng sabaw, yung water nga, na may flavor. Tapos pinigay sa akin, alam mo, hindi ko anong gagawin ko, napagano'n ako. Parang nasa isip ko, kakainin ko ba to o hindi. Kasi guys, hindi nagulat ako eh, talagang walang gloves. Tinignan ko pa kung ano ba, nakagloves ba si Manong na masyadong manipis or talagang bare hands na yun. Pero talagang kamay niya yun eh. Kinanong ganun, sinangso na ganun, binigay sa akin ganun, inabot. Tapos nagulat ako, alam mo, ginawa ko na lang. Guys, take note, that was 6 pieces of panipuri. 6 pieces, 6 na beses kong tiniis, 6 na beses ako nagdalawang isip. Kung kakainin ka ba, hindi. Yun, pero alhamdulillah, hindi naman sumakit yung tiyan ko. Pero yung next na kinain ko is, may kinain din ako doon sandwich, doon sumakit yung tiyan ko talaga, Diyos ko, sus mariusip. Buti na lang, alhamdulillah, may mga, kahit sa India, kahit sa loob ng department store, meron silang washroom. Yun lang yung kinaganda sa India, sa Mumbai, ewan ko lang sa ibang parts ng India. Tapos ito pa, yung favorite ko, yung gola, ayun yung may ice, tas may flavor, alam mo yun? Grabe, ang linis ng kamay ni Manong, nagulat na naman ako doon. Pero masarap talaga yung favorite yun eh. Kinrush niya yung ice. Tapos, nilagay niya doon sa cup, plastic cup. Nilagay niya ng stick. Tapos ginanong-ganon niya. Kinuha niya yung stick, ginanong-ganon niya yung ano? Yellow, crush yung ice para mag-shake, mag-hulma. Tapos nilagay niya ng syrup. Nilagay niya ng chutney ba yun? Tapos may mga powder. Gulat din ako nun, pero ang sarap nun guys. Siguro, lasang champoy. Pero masarap yung guys, sinasabi ko sa inyo yun. Siguro magical hands yung sikreto dun. Pero yun guys, yun yung mga few reasons why Indians use their hands, prefer using their hands than utensils. Okay? And then, ano pa ba? Yun. Tsaka ito pa guys ha, meron akong natutunan din sa kanila. Hindi ko alam kung anong reasons nun, okay? Kasi kumakain ako sa kanila, then nando kami sa floor, then kakain kami. Then when I put the food inside my mouth, dapat ganun. Hindi mo dapat i-lift yung finger, di ba may ganun tayo? Dapat ganun. Buo. Hindi dapat ganun. Hindi daw maganda yung ganun. Okay, no. Don't raise this finger. Dapat ganun.
may makumakain pa kami, ganun, binibilog-bilog na ganun. Tapos, hindi ko alam kung nakita niyo yung video ganun, binibilog, tapos ginanon. Pero parang ang sarap, di ba? Masarap talaga yung pagkain nila eh. Yun, ay yung sikreto nila para mas lalong sumarap. Use your bare hands. Yun, guys, again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, okay? Till here na lang, till our next vlog. Okay, guys, I hope na may natutunan kayo sa today's vlog, okay? So, yung may mga experience pala dyan about sa sinasabi ko, yung kamay-kamay, yun, yung paggamit ng Indian sa kamay nila, yung mga ma-experience dyan, paki-comment na lang sa baba para mabasa ko din, ma-share nyo yung experience nyo sa akin. So, yung may mga alam din na reasons why they prefer using their hands, paki-share na rin sa comment box. Okay, guys? So, again, this is Zhai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay? Bye!